kakilain at sambahin ang Panginoong buti. Igalay mga awitin sa piging na handog niya sa alin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inaponihan hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Igalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y sumasa iyo tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoting Levita na magdadala ng kabanang tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit hihinto pagtungtong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao. Halikayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga kananeyo, ang kabanang tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan.
ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa panguna ng mga saserdoting may dala ng kaban ang tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumabit sa ilog Jordan ang mga saserdoting may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang agos sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sardan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoting may dala ng kaban ng tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas. Nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon ang lupaing Hudway naging edakong banal at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Tuyo ang... Aleluya. Aleluya. Ang dagat na tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig. Pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Aleluya. Ano ang nangyari at ikaw o dagat, wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Aleluya. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Poniyong pasikatin, kagandang ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pabayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya.
Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan na po ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, sila'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang realidad sa ating mga tao na meron po tayong mga kakilala o kaibigan na tila mahilig magbilang. At ano po yung binibilang? Yung mga bagay na kanilang ginawa. Sa madaling salita, meron tayong mga kakilala na mahilig magkwenta. At ano po yung sinasabi kong magbilang o magkwenta? Sa loob ng tahanan, lalong-lalo na yung mga magkakapatid, kapag inuutusan ng magulang, ano ang sasabihin ng inuutusan? "Ako na nga ang naglaba, ako na nga ang naghugas ng pinggan, ako pa rin ba yan?" Kahit sa opisina, mahilig tayong magbilang. Kahit nga minsan sa paggawa natin ng mabuti sa kapwa, binibilang din natin. Kahit nga minsan ang pagpapatawad, binibilang din natin. Ilang beses na kitang pinatawad, paulit-ulit mo lang akong sinasaktan. Nakakatatlong beses na akong nagpatawad, pero paulit-ulit mo pa rin akong ginagawa ng hindi maganda. Aminin natin o hindi, hindi lang may kikilala tayong ganun. Minsan, tayo din mahilig magbilang o magkwenta. Pero bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa hapong ito? Dahil kailanman ang mahal na pong Jesus Nazareno hindi nagbilang. Hindi niya binilang kung ilang beses natin siyang nasaktan. Hindi niya binilang kung ilang beses natin siyang tinalikuran. Hindi niya binilang kung ilang beses tayong nagkasala sa Kanya. Pero ano ang mahalaga sa Kanya? Yung Kanyang pagmamahal at pagpapatawad para sa atin. Dahil para sa Diyos,
walang hanggan ang pagpapatawad. Walang hanggan ang pag-ibig. Walang hanggan ang awa. Hindi sasabihin sa atin ng Panginoon, hanggang dito na lang ang pagmamahal ko sa iyo. Bahala ka na sa buhay mo. Pero ang pagmamahal ng Panginoon, kahit paulit-ulit tayong magkasala, kahit paulit-ulit kang tumalikod sa Kanya, hindi yan bibilangin ng Diyos. Dahil ang mas namumutawi sa puso ng Diyos ay ang pagpapatawad at pagmamahal sa iyo. Kaya nga mga kapatid, hindi o wala sa bokabularyo ng Diyos ang magbilang o magkwenta. Dahil sa Kanya, ang lahat ay walang hanggan. Walang hanggang pagpapatawad. Walang hanggang pagmamahal. Pero marahil sasabihin natin, mga kapatid, eh Father, ang Diyos yan. Hindi kami yan. Hindi ako yan. Tama po ba? Minsan ganyan tayo, di ba? Kapag ayaw nating magpatawad, kapag tayo ay may nagawang hindi masama o hindi mabuti, anong sasabihin natin? Tao lang ako eh. Tao ako. Kaya meron akong kahinaan. Tao ako kaya nasasaktan din ako. Tao ako kaya ang hirap-hirap din magpatawad. Totoo naman mga kapatid, na kapag tayo ay nasasaktan, mahirap naman talagang magpatawad, lalong-lalo na kung sobra tayong nahirapan at nasaktan ng mga taong pinakamamahal natin. Tama ba? Pero anong laging panawagan sa atin ng Diyos? Pagpapatawad. Kaya nga, di ba, may kasabihan ho tayo sa Ingles, to forgive is to forget. Kapag nagpatawad ka, kalimutan mo na. Pero hayaan po ninyo sa hapong ito, na baliktarin po natin itong kasabihan na ito. To forgive is not to forget, but to forgive is to remember. At ano po yung aalalahanin natin kapag tayo ay nagpapatawad? Tingnan natin yung ating relasyon sa Diyos. Alalahanin natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Paano? Alalahanin natin na kahit anong sakit, kahit anong pasakit, kahit anong hirap ang nagawa natin sa Diyos, pinapatawad ka pa din ng Diyos. What you will remember is how God will always forgive you. That's why you can also forgive, even though it is difficult to forgive. Kaya, kaya nating magpatawad dahil lagi tayong unang pinapatawad ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi ho ibig sabihin na pagkatapos ng misang ito, tatawagan ninyo lahat ng mga kaaway ninyo. Sasabihin ninyo, nagsimba ako sa Quiapo. At sabi nung pare, makipagbati daw ako sa iyo. O bati na tayo ha. Pero alam mo sa puso mo, hindi. Hindi ho ganun ang pagpapatawad. Alam niyo po kung anong tawag doon? Hipokrito. Hipokrita. Dahil ang tunay na nagpapatawad, bukal sa puso. At kung ito ay bukal sa puso, nakaugat ito lagi sa Diyos.
Mga kapatid, kung walang hanggan ang pagpapatawad ng mahal na pong Jesus Nazareno, dapat sa buhay natin, bukas din ang ating mga puso na magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Hindi ko po sinasabing ngayon na, dali-dalian yan. Dahil ang pagpapatawad po, aminin natin o hindi, isa po yung proseso. And sometimes, kumukuha po yan ng oras, ng panahon. Pero hayaan natin ang mga puso natin na buksan upang makapagpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Kapag nahihirapan tayong magpatawad, huwag tayong makalimot, kundi alalahanin natin na paulit-ulit tayong pinapatawad ng Diyos. At kung ganoon ang Diyos para sa atin, sino tayo para hindi makapagpatawad sa kapwa? Sino tayo para hindi magbigay ng awa para sa ating kapwa? Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa para sa araw na ito, ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi nagbibilang, hindi nagkukwenta, dahil ang lahat sa Kanya walang hanggan. At kung ang lahat sa Kanya ay walang hanggan, walang hanggan ng pagpapatawad, walang hanggan ng pagmamahal, alalahanin natin ito upang ang puso natin ay handa ring magmahal at magpatawad sa ating kapwa. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Ang ating panalangin, Mahabaging Hari, padaluin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Mahabaging Hari, padaluin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkos maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso, manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat na pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo, manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga tapat na namayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ama naming nasa langit, masdan mo nang may habag ang aming mga pagkakamali. Iadya mo kami sa katigasan ng puso at tulungan mo kaming maging handang makapagpatawad sa mga tinamo naming mga pasakit upang mabuklod na muli ang nagkakahiwalay-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat.
Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming kawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sinawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagas sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Diyos na maawain at mapagpatawad. Siya ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga mga
para sa buhay na walang hanggan. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuwaw sa mundo. Dali kumait ng inom kayo ng hain ni Yesu Kristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang Satanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halik kayo'ng mga napapagal, kayo'ng nauuwaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.